Maverick Amnesi, ititrade na ng Hinebra, and Paul Lee to TNT, and Mike Williams to Magnolia. So yan nga ang ating mga tatalakayin. Pero bago ang lahat, shoutout ko muna yung mga solid nating ka-teammate na laging mga nanonood dito sa ating channel, gaya nila Tortoga Randy, Romeo Canchada, Richard Pano, Juan Solige, and Janapot TV. So may nabasa nga tayo patungkol kay Polly and Mike Williams. So batay rito sa post ng PBA Trades Updates, nakasaad rito na Mike Williams to Magnolia. Ito pwede mangyari dahil ayaw ibigay ng TNT ang gustong salary ni Mikey. Pero ang Magnolia ay payag. Ang pwede mangyari kay Mike Williams for Polly, kapag nangyari ito, magiging win-win ito para sa dalawang teams. Kapag nag-sign si Mikey sa TNT, pwede na siya i-trade agad ng TNT papunta sa Magnolia. So para sa opinion natin, una pa lang trade rumors na ito for sure. Pero kung titingnan naman natin ang both side ng magkabilang kampo, kung sakali inuulit natin kung sakali maging ganito sa dalawang team, lalo na sa TNT, syempre, mawawala sa poder na ng TNT yung player na noon pa may nagpapahirap na sa kanila sa pakikipag-negosasyon or pakikipagkasundo gaya sa patungkol sa salary di umano. So mawawalan niya sila ng sakit ng ulo. So pagdating sa Magnolia, magkakaroon naman sila ng mas bata at solid na gwadya. Shooter talaga na maaasahan pa. So si Mikey may taas itong 6'2", legit na guard at may edad na 32-year-old. So si Polly naman, kung sakali mapunta to sa TNT dagdag pwersa rin ito. Dito lalo na sa guard position na pupwede pa nga maging backcourt duo nitong si Jason Castro. So si Lee, may taas itong 6', 35-year-old, and 3-time PBA champion at naging PBA Finals MVP rin niya noon. So this conference nag-average ito ng 10.36 points per game, 4.00 rebounds per game, and 3.27 assists per game. So para sa opinion natin kung sakali mangyari or magkatotoo ito, para sa atin at opinion ko fair trade naman ito. Pero kayo, anong opinion nyo sa trade rumor na ito? At about naman dito kay Maverick Amnesi, batay sa naging post naman nitong PBA Talks, nakasaad na rito, credit po. Hinebra analysis, Hinebra, no finals appearance this season. Dapat na bang ilipat si Maverick? So batay sa nakapaloob rito some fans argue that Hinebra's struggle were collective issue dahil sa pagiging inconsistency and defensive lapses dito sa playoffs. Isa nga sana po na rito ay itong si Maverick Amnesi dahil sa pangit nga raw ang performance ng laro nito nung nakaraang game 6 and game 7 ng semis kontra dito sa Meralco. So si Amnesi nga raw ay nag-sign last year with high expectations. So naging maganda naman ang kanyang unang salang at panimula dito sa Hinebra, kaya lang nagtapos ito sa hindi impressive na performance. Converting 39% from the field and disappointing 33% from beyond the arc. Kaya nga raw, ito ang kinaabangan ngayon na magiging top decision sa Hinebra na maaaring mangyari kung sakali. Kung tuluyan na nga bang itetrade na daw itong si Maverick Amnesi or hindi. So yan ay batay rito sa nabasa natin ito Pero para sa atin at opinion natin, magaling naman talaga ito si Maverick Amnesi at masipag. Kaya lang syempre, nasa Hinebra management ang decision niyan. Kung mas kukuha ba sila ng player na mas kailangan sa rotation nila para sa next conference or ikikip nila itong si Maverick Amnesi. So titingnan natin kung may magiging trade nga ba dito na magaganap or wala.